Magandang araw, mga kaibigan. Muli po nating balikan ang part 7 ng ating kwento na pinamagatang My Arrogant Husband. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa huling sinambit ni Josh, eh hindi na niya napigilan ang sarili. Umangat ang kanang kamay ni Bianca at lumagapak iyon sa pisngi ng binata. Sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya rito, ay halos nag-iwan ng marka sa pisngi nito ang kaniyang palad. How dare you? Halos umusok ang magkabilang tenga nito sa tindi ng galit dahil sa ginawa niyang pagsampal dito. Walang sabi-sabing hinablot ng lalaki ang mga braso ni Bianca. Halos bumaon ang mga kuko nito sa kanyang balat. Wala pang babaeng sumampal sa akin, Bianca. Tandaan mo yan. Bitiwan mo nga ako, asik niya rito. Napapangiwi siya sa nararamdamang sakit. You asked for this. Walang sabi-sabing yumuko ito at marahas na sinakop ang mga labi niya. Diring-diri siya sa paghalik na iyon ng dating kasintahan. Pero sa pagpupumiglas niya, parang lalong naging marahas ang lalaki. Ang isang kamay nito ay dumako na sa tapat ng kanyang dibdib at pinisil iyon. Gusto niyang umiyak, pero kung bakit hindi niya magawa, nararamdaman na lamang niya ang panalambot ng buong katawan na parabang pagod na siya, kaya hindi na niya magawang lumaban. Napakapit na lang siya sa mga balikat nito. Wala itong alam sa kadahilanan kung bakit siya tumalikod sa kanilang relasyon noon at nakipagtadan siya kay Aaron. Pero masakit pa rin ang malaman niya na ganoon kasama ang tingin ni Josh sa kanya. Hindi man lang nito naisip na baka may mabigat na dahilan kaya niya nagawa iyon. Napaka-unfair naman. Napakasakit na maakusahan ako ng ganoon. Samantalang ginawa ko lang ang lahat para sa kapakanan ni Lisette at Aaron at Don Damian. Makatarawangan bang ito pa ang aanihin ko? To be branded as a heartless, scheming gold digger and sweetheart snatcher. Iyon ang tagpong naabutan ni Aaron na hindi nila namalayan kung saan ito nang galing. Basta sumulpot na lamang ito sa gawing likuran niya. I think I only have the right para gawin iyan sa asawa ko, Josh. Sita ni Aaron na madilim ang mukha. Mabilis ay nilayo si Bianca ni Josh mula sa pagkakayakap nito. Taas to naman na humarap si Josh kay Aaron. I'm sorry, Aaron. Hindi namin napigilan ni Bianca ang aming mga sarili. Just a while ago, she told me na mahal pa rin niya ako. She kissed me and I kissed her back. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Hindi niya ina-expect na magagawa ni Josh na magsinungaling at maghabi ng ganoong kasinungalingan kay Aaron. Akmang isa sa tinig na niya ang pagtanggi sa mga sinabi nito. Pero nagulat na lang siya. Nang biglang habulutin ni Aaron ang kanyang braso at halos kalad ka rin palayo kay Josh. Ilang metro na yata ang layo niya kay Josh na magsalita si Aaron. Pero patuloy pa rin ito sa paglalakad. At hindi pa rin binibitawan ang kanyang braso. Ini-expect ko na mangyayari ang ganito, Bianca. He said in a dangerous voice. Pero ang gawin mo ito sa loob ng hasyenda, sa open space na maaaring may makakitang ibang tao sa inyo. Sobra-sobra na iyon. Wala ka nga bang kahihiyan? Aaron, ang sinabi ni Josh sa'yo ay, yes, I know. Damn you. Kuminto na ito sa paglalakad. Halos matunaw siya sa puot at galit na titig nito.
hindi mo kailangang ipangalandakan sa akin na mahal mo pa rin si Josh dahil alam ko na yan. But damn you, narito na tayo ngayon sa hasyenda. Paano kapag nalaman ni Papa ang mga nangyaring ito? Gusto mo na bang mamatay ka agad si Papa? Habiyang ka? Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumulo na ang kanyang mga luha. Maswerte ka at kaya ko pang pigilan ang sarili ko sa ngayon. Bianca, but I'm warning you now. Mahuli pa kita na kasama mo si Josh at ginagawa ang ganoon. Hindi mo aasahan kung ano ang posibleng gagawin ko sa'yo. Aaron, walang lingon-likod na iniwan na siya ng lalaki. Napahugulgol na lang siya habang sinusundan ng tingin ang papalayong asawa. Alam ni Bianca na nasa mansyon na si Aaron. Alam niyang dumiretso agad ito sa kanilang kwarto. Kaya ngayon, wala siyang lakas ang loob na dumiretso na rin doon. Lalo pat alam niya kung gaano katindi ang galit ito sa kanya. Dahil sa tagpong nakita nito sa pagitan nila ni Josh. Gusto niyang sabihin sa asawa na nagsinungaling lang si Josh na pinilit at piniwersa siya nitong mahalikan. Pero hindi siya paniniwalaan ni Aaron. Pagdating niya sa sala, ay naabutan niya roon si Harleen. Hi Harleen! Bati niya sa pinasiglang tinig. Nginitian siya nito. Hello Ma'am Bianca! Kamusta na? Umupo siya sa tabi nito. Okay lang. Huwag mo na akong tawaging Ma'am, no? Bianca na lang. Okay, sinabi mo eh. Kumusta naman ang trabaho mo rito? Tanong niya. Okay lang naman. Mabait si Don Damian, kaya walang problema. Kumusta naman ang asyenda? Okay lang din. Napatingin siya sa suot niyang wristwatch. Past 6 na. Hanggang anong oras ka ba rito? Hindi mo ba alam? Stay in ako rito. Sagot ni Harleen. Ha? Ganun ba? Nagulat siya sa nalaman. Oo, mag-iisang buwan na. Nasa Maynila na kasi sina Mama at Papa. Doon na sila nakatira sa bahay ng kapatid ko. Mag-isa na lang ako sa bahay. Kaya sinabi ni Don Damian na dito na lang ako para hindi ako nalulungkot. Napatango si Bianca. Nagkwentuhan pa sila ng matagal ni Harleen. Kahit paano, nakatagpo siya ng kaibigan dito. Pakiramdam kasi niya, lahat ng mga tao roon ay galit sa kanya, maliban kay Don Damian. Sa harap ng hapagkainan ng gabing iyon, kahit gustuhin ni Bianca na huwag sumalo dahil makakaharap niya sina Aaron, Lisette at Josh, wala siyang nagawa. Ipinansya na lang niyang tumahimik at minadali na lang niya ang kanyang pagkain. Pero lihim siyang nasasaktan kapag nagkakwentuhan sina Aaron at Lisette na parabang walang naging problema sa pagitan ng mga ito noon, na parabang walang nagawang pagkakasala si Aaron ay Lisette. Palihim siyang tumingin sa kanyang kapatid. Namimiss na talaga niya ito, pero parang may inilagay itong pader sa pagitan nila. Parang itinuring siya nitong isang public enemy number one. Pagkatapos kumain, ay nagdesisyon siya. Kailangan kausapin na niya ang kanyang kapatid. Hindi na kasi niya matatagalan pa na ganoon ang pagtrato nito sa kanya. Silang dalawa na nga lang ang natitira. Ganoon pa ang kanilang sitwasyon. Inabangan niyang pumasok na ito sa kwarto nito nang kumatok siya roon. Nang pagbuksan siya nito ng pinto, ay nakataas ang dalawang kilay ng babae. May problema ba? Umugot siya ng malalim na hininga. Pwede na ba tayong mag-usap? Tanong niya dito. Wala akong alam na pwede natin pag-usapan. Akmang tatalikod na ito, pero pinigilan niya sa braso ang babae. Please, mag-usap tayo. Aniya na halos nagmamakaawang tinig. Please, Lisette. Hindi ko matagalan na pakikipag-usap ko sa'yo, Bianca. Bianca? Wala na ang ate Bianca? Kumirot ang kanyang dibdib. Kailangan nating mag-usap. Kailangan nating maayos ang problema.
Ayusin mong mag-isa ang problema mo dahil ikaw ang gumawa ng problema. Naumid ang kanyang dila. Nasagot na iyon ng kanyang kapatid. A cold silence followed. Tinitigan niya ito. Gusto niya itong yakapin ngunit alam niyang hindi nito iyon magugustuhan. Baka iyon ang pinakahuling gusto nitong gawin. Dahil masyado niyang nasaktan ang kapatid nang agawin niya si Aaron dito. Nadulutan niya ng dusa ang kanyang kapatid. Dusang dulot ng panlilinlang lang. May higit pa bang sakit dito? Huminga siya ng malalim. Iniba niya agad ang kanilang paksa. Pinilit niyang lakipan ng sigla ang kanyang tinig. Malapit ang anniversary ni Inay. 2 weeks na lang. Sana makapunta tayo sa Bulacan para madalo din natin ang puntod ni Itay. Pero walang kangiting-iting sumagot si Lisette. Pupunta ako roon. Pero mag-isa lang ako. Ayoko may makasamang ibang tao. Isang taong mapanlin lang. Parang talim ng kutsilyong humiwa sa puso niya ang mga katagang binigkas ng kapatid. Hindi niya nagawang sulubungin ang matalim na titig nito. Napatungo na lang siya at naramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Bago pa man niya nagawang mag-angat ulit ng kanyang mukha, isang malakas na pagsara ng pintuan ang nagpagulat sa kanya. Pinagsarahan siya ng pintuan ni Lisette. Parang nangihina ang buong katawan na napasandal na lang siya sa gilid ng pinto. Napagtanto niya na matatagalan bago siya nito mapatawad. Pero nakahanda siyang magtiis at maghintay hanggang sa makamtan niyang muli ang pagtitiwala at pagmamahal ng kaisa-isang kapatid. Matagal lang nakahiga sa kama si Bianca. Hindi nang tagal ay pumasok na rin si Aaron sa kwarto. Napansin agad niya na amoy alak ang lalaki. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bakit kaya ito umiinom ng alak? Dahil kaya sa nakita nitong ginagawa nila ni Josh. But of course not. Wala namang pag-ibig ito sa kanya. Ayaw lang nito ang nakita dahil ang inaalaala ng lalaki ay ang may sakit na ama. That was all. Nagtulog-tulugan siya habang pinapakiramdaman ang bawat kilos ni Aaron. Naglatag nito ng higaan sa sahig. Ilang sandali pa ay humiga na ang lalaki. She wanted to reach him. Gusto niyang hawakan nito ang kanyang mga kamay at sabihin sa kanyang wala siyang dapat alalahanin. Gusto niyang maging maayos sa silang dalawa. Gusto niyang maging kakampi na rin niya ito. Pero napaka-imposible niyon. Lalo lang nadagdagan ang pot at galit ito sa kanya dahil sa nakita kanina. Kailan mo ba mamamalayan na mahal na kita? Aaron, kailan mo ako magagawang mahalin muli? Kailan mo mararamdaman ang malaking sakripisyong ginawa ko para sa inyong dalawa ni Lisette? Mga katanungang hindi magawang isatinig ni Bianca sa asawa. Kalbaryo para kay Bianca ang pagdaan ng mga araw. Halos lahat ng mga taong nakakasalamuhan niya ay masama ang tingin sa kanya. Maliban na lang kay Harleen na naging kaklose pa niya lalo. At syempre kay Don Damian. May mga pagkakataon nga na gusto na niyang kausapin ng masinsinan si Don Damian na sabihin ditong ipagtapat na kina Lisette at Aaron ang katotohanan. Pero alam niyang hindi rin naman gagawin iyon ni Don Damian dahil inaalaala nito magiging damdamin ni Aaron. Ayaw nitong isumpa ito ng sariling anak kapag nalaman ni Aaron na nagkaanak si Don Damian sa ibang babae. Pero ako naman ang kawawa. Ako naman ang nagdurusa. Ako ang bumabalikat sa lahat ng dusa. Hanggang kailan ko ito kayang tiisin? Kapag naging manhid na ng tuluyan ang puso ko, naisip ni Bianca. Dala marahil na nag-uumapo na kalungkutan at kinikimkim na sama ng loob ay nagkasakit si Bianca. Namalayan na lang niya na mabigat ang kanyang pakiramdam nang gumising siya ng umagang iyon. Parang binibiyak ang kanyang ulo sa sobrang sakit.
Halos mapaso rin siya sa taas ng kanyang lagnat. Hinila niya ang kanyang pumot at nagtalukbong. Naramdaman kasi niyang nanginginig ang kanyang katawan. Pasado alas 9 na noon, nauuhaw siya at kumakalab na ang kanyang sitmura. Pero hindi naman niya magawang bumangon. Nakita niyang wala na sa higaan si Aaron. Iniisa lang niya ang uhaw at gutom. Lumipas pa ang mahigit 2 oras. Hindi na talaga niya nakayanan ang sarili. Pinilit niyang bumangon. Pinilit niya na rin ayusin ang sarili sa harap ng salamin at saka tinungo ang pinto. Akmang pipihitin na niya ang seradura niyon nang biglang umikot ang kanyang paningin at unti-unti siyang bumagsak. Pagmulat ng mga mata ni Bianca, ang unang nabungaran niya ay ang nag-aalalang mukha ni Aaron. Thanks God! Sambit nito. Pinakaba mo ako ng husto, Bianca. Nakita kitang walang malay at nakahandusay sa tapat ng pinto. Akala ko ay napapikit ito. Napansin niyang hawak nito ang mga kamay niya. Medyo maliin ang pagkakahawak nito. Naparabang takot na mawala siya sa tabi ng lalaki. I'm sorry, Aaron. Iyon lang ang naapuhap niyang sabihin. Pilit niyang sinalubong ang mga titig ni Aaron. Bakit ka ba nawala ng malay kanina? Saan ka ba dapat pupunta? Lalabas ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Aaron. Nauuhaw kasi ako kanina at nagugutom. Pinilit ko lang talagang bumangon at lumabas ng kwarto. Pero hindi ko nakayanan ang sarili ko. Bumagsak ako. I'm sorry. Nasa manggahan ako kanina. Binisita ko ang mga trabahador doon. Nagaani na kasi sila. It's okay. Sagot niya dito. Dinama ni Aaron ang kanyang noo. My God! Ang taas pa rin ang lagnat mo! Sabi nito. Saglit siyang napapikit. Yes, I can feel that. Aaron. She almost whispered. And Aaron. Yes? Sagot nito. Pwede ba kitang utusan, please? Sabi niyang nagsusumamo ang tinig. Do it! Kaagad nitong tugon. Kanina pa tuyong-tuyo ang alamunan ko. And I'm hungry too. Okay, okay. Hintayin mo ako. I'll get you some water and food. Wait for me, okay? Tumangos si Bianca. Anong gusto mong kainin? Kahit ano. Tumayo na si Aaron. Pero hindi pa rin ito inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Wait for me, okay? Tumango na lang siya. Parang atumili pa ito nang lumabas ng pintuan. Halos hindi nga niya mapaniwalaan ang bilis ng pagkilos ng lalaki. Dahil pagkalipas lang ng 5 minuto, ay nakabalik na ito sa kwarto nila. May dala na itong isang baso ng tubig, mainit na chicken soup at hinog na papaya. Now, eat! Sabi nito kagad sa kanya. Tinulungan siya ni Aaron bumangon. Hinawakan nito ang kanyang likod at inalalayan siya na makaupo. Susubuan na kita. Kapagkuwan ay sabi ni Aaron. Nag-init ang kanyang magkabilang pisngi. No, please. Nakakahiya naman sa'yo. Tugon niya dito. I'm your husband. Sagot ni Aaron. Napaangat ang kanyang mukha at sinalubong ang tingin nito. I'm your husband. Parang estranghero ang kanyang pandinig. Sinabi nitong iyon. Parang may kakaibang fondness ang pagkakabanggit nito sa 2 katagang iyon. She tried to say something, pero kung bakit, parang speechless siya ng mga sandaling iyon. But deep inside, labis na natuwa ang kanyang puso. Ngayong kaharap niya ito, wala siyang makitang puot at galit sa mga mata ng lalaki. Sa halip ay pag-aalala na nakalarawan sa mga iyon habang nakatunghay sa kanya. Sinubuan siya ni Aaron ng chicken soup. Kailangang ubusin mo ito. Anito sa kanya. And after that, darating mamaya si Dr. Archero. Pinasundo ko na siya kay Mang Ruming.
Tumango na lang siya. Naubos niya ang chicken soup. Pagkatapos, ay nilapag ang tray sa ibabaw ng glass table sa isang sulok. Ay dinampot naman nito ang hairbrush at saka iniabot ito sa kanya. Suklayin mo ang buhok mo. Maya-maya lang ay naririto na si Dr. Archero. Ayokong datna niya nang walang kaayos-ayos ang misis ko. Then, he smiled at her. Misis ko, masarap iyong pakinggan. Lalo pa at ang galing mismo sa bibig ng asawa. Inabot niya ang hairbrush at tahimik na sinuklay ang mahabang buhok niya. How about powder? Tanong niya. No need. Maganda ka pa rin. Napangiti si Bianca. Dito na po nagtatapos ang 7th kabanata ng ating kwento. Senyales na ba ito na pagkakasundo ni Aaron at Bianca? At hanggang kailan kikimkimin ni Bianca ang katotohanan kay Aaron at kay Lisette? Iyan po ang ating aabangan sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.